All right, well, everyone's still talking about Manny Pacquiao's win over Adrian Broner. Exacto naman, kasama natin. The best boxer in the PBA. Yes. Nico Elorde. Nico Elorde. So, exacto dito si Nico. Let's take advantage, all right? So, Nico, what is your analysis of Pacquiao's win over Broner? Siguro, ang ganda ng performance ni Manny kahapon kasi yun nga, aggressive siya and parang is willing to take the hit kahapon eh. Gusto niya kasi maganda yung performance and yun nga, sinasabi nila, eventually it will led to Mayweather's fight. Oh, teka, relax. Sorry. Darating tayo dyan, Pacquiao Broner muna. So, ikaw ba palo na disappoint ka na parang hindi ganun ka-action pack yung laban kasi yung Broner parang ayaw yata makipag-engage eh. Oo nga, actually yung laban okay na sa akin yun. Pero yung after nung laban, yung si Broner? Yung sabi siya panalo? Yun medyo nakakatuwa lang na ano. Kasi parang talagang ano eh, grabe yung confidence sa sarili niya. Which is okay naman yun, pero wag lang sobra. Wag lang sobra. So parang nagulat ka, sinabi niyang I won that fight. Oo nga eh, sobrang tontuwa nga ako eh. At, para bira ka lang makakakita ng ganun eh, di ba? So yun, parang para sa kanya, yun yung opinion niya. So Manny Pacquiao, 40 years old. 40 years old. With that kind of performance and conditioning. Mm. Ikaw ba na-imagine mo at 40 years old, ganun ka pa-ka-fit? I wish. Di na siguro. Hopefully. Okay. Kahit malapit lang. Pero ano eh, parang ibang klase nga. Kasi nga si Boss Manny, naging ano namin siya, naging coach namin siya ni Nico Elorde with Kia. So makita mo talaga yung ano niya, yung dedication, discipline sa katawan niya. So hindi na ako nagulat na ganun yung conditioning niya. What about you, Sean? Were you impressed with Manny Pacquiao's performance? I just watched some of the highlights because we were actually playing yesterday and we were warming up when he was fighting. So I watched the highlights, and I mean, seeing him fight, seeing the power of his blows, and I was surprised that Broner thought he won the fight. And, you know, at first I was like, oh, maybe since I'm in the Philippines and, you know, like it's maybe we're just Biased for Manny. And I saw the highlight, like, no. No. What he was saying did not make sense. Okay, so, what about a Pacquiao Mayweather sequel? Does that make sense for you? Does that make, it makes money, so it makes sense for them. But you, like you, as a boxing fan, do you want to see Pacquiao Mayweather part 2? I would. Nico would know more, but I think he had a shoulder, some kind of injury, right? That first one, so he was a little handicapped, and I would like to see Manny take down and give Floyd, you know, one loss on that perfect record. So it'd be nice. Ikaw, Paolo, gusto mo makapanood ng Pacquiao Mayweather Part 2? Siyempre. Yun nga, sabi ni Christian, parang sarap siguro makita na matalo si Mayweather for the first time. So yun, hopefully matuloy. Tsaka matutuloy talaga yun, for sure. Ito, sige, ito yung mas maraming alam sa atin lahat eh. So, ano, Nico, tama ba si Broner? Sabi ni Broner kasi, lahat edo to eh. Panghanda to, hinahanda ang tao for the Pacquiao Mayweather sequel. Totoo ba yung sinasabi niya? Feeling ko totoo kasi yung, di ba, parang, yun nga, Pacquiao signed with Mayweather's promotions na itong fight na to. So, 2 fights kay Broner and then probably Mayweather next. Tapos, yun, yung style ni Broner, parang Mayweather style din. So parang, yun nga, medyo, Parang tune up. Fight. And syempre, yung mga Pinoy, gusto natin makita, makabawi yung pride ano natin, di ba, yung pride. Gusto natin makuha yung panalo kay Mayweather. So, what should change? Kasi nga, natalo si Manny nung first fight eh. What should change kung magharap sila ulit para mabago yung results? For me, siguro, kailangan niya lang maging aggressive. And as in, kailangan niya talagang parang sagasaan si Mayweather. Hindi siya pwedeng magantay, ganyan. Kasi magaling kumounter si Mayweather. Pero for him to win, siguro kailangan niya talagang pasukin ng pasukin si Mayweather. Paano mo sasagasaan si Mayweather? Si Mayweather is the, what? Is he the best defensive boxer ever of all time, of this generation? He's the best eh. So paano mo hahabulin yung taong hindi mo mahabol? Actually, hindi ko na lang. Ikaw yung boxing expert dito eh. Siguro, kailangan
make him engage, pero sa sobrang talino ni Mayweather, hindi niya gagawin yun eh. So, yun, kailangan aggressive lang talaga si Manny. Siguro on points. Okay, mga kailan to? Kailan tong tingin mo, if it's going to happen, if Pacquiao Mayweather is going to happen, when will it be? Kasi ba ikaw nagsabi, maniniwala kami tatlo eh. Narinig ko, probably September. Pero, tingnan natin. tingnan natin. Sa rematch, who's going to win, Paolo? Manny Pacquiao. Bakit parang talaga 100% sure ka? Siyempre, atin yun eh. Kailangan supportahan natin yun. Sean? Manny, I hope and I pray that it, you know, that'll be great for the country and, you know, it'll be nice to see. All right. Okay. Give a message. What is your message to all the Northport fans who are cheering for you every game, cheering for you guys every night? What's your message to your fans? Nico, you start. Sa mga fans ng Northport, sobrang thankful kami pag nanonood kayo. Narinig talaga namin sigaw nyo kahit iilan lang tayo, pero ang last part yung sigaw nyo. So, 2 wins na tayo and tuloy-tuloy natin to. Paolo? Yun nga, to all the Northport Batang Pier fans, keep supporting our team. Tsaka huwag kayong magsasawa mag-suporta, lalong-lalo na sa PBA. Hopefully, marami pa tayong panalo na makuha at para sa inyo every game. Sean? Thank you to all our fans. We appreciate you, and we see that little section growing a little bit in the behind the bench. So let's go. Please continue, and hopefully we see more orange shirts behind that bench. And appreciate everything. Thank you. All right, Sean Anthony, Paolo Taha, and Nico Elorde, guys. Thank you, and good luck in the PBA Philippine Cup. Thank you. Thank you. Thanks, sir.